Muling ang inulan si BBM ng pangbabatikos mula sa mga netizens dahil nga raw sa pagiging wala nitong isang salita. Matapos ngang maisiwalat sa publiko ang tuluyang paghihimasok nga ng ICC sa bansang Pilipinas, kahit pa man walang jurisdiction sa ating bansa ay pinayagan pa rin nga raw ito ni BBM na mag-imbestiga laban kay Tatay Digong. VP Sara at FPRRD kukuyugin nga raw ng ICC palabas ng bansa. Sobrang insulto nga nito sa ating bansa, kaya maging ang mga netizens ay dismayado at nagsasabing hindi dapat matakot ang mamamayan Pilipino kung makapasok man sa bansa ang ICC, sapagkat silang nga raw ang dapat matakot dahil sa ginawangan nila ay magdudulot raw ito ng malaking kaguluhan sa administrasyon. Well, ito nga ang palitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga. Actually, nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaluslos. Ito na nga mga kababayan, ayon sa puting ahas ni Madam Maharlika, ang ICC ay nakapasok na sa Pilipinas para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Inday Sara. Kasabwat sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas ay si Liza Marcos at Tambaluslos. Natatandaan natin na itong si PBBM ay nagsalita na hindi niya papasukin ang ICC sa Pilipinas para mag-imbestiga. Ngunit ngayon nag-iba na ang ihip ng hangin at pinayagan na niya mag-imbestiga ang ICC sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin si Madam Maharlika. Ayo, breaking news. At nakakagalit na balita, mainit-init, galing po ito sa Congress, ang ating expose, at galing ito sa pinaka-close ng yaya ni Sandro Marcos. Okay, si Yeye Vivas, na kumukolekta ng mga limpak-limpak na salapi dyan sa Congress sa pamamagitan ng mga kontrata, okay, na pinapadrina niya sa iba't ibang mga kongresista papunta sa at sa DPWH. Okay? So mga kababayan, ang title natin at magigimbal kayo dito, Inday Sara at PRRD, ipapalapa ni Marcos Cuting Jr. sa ICC. Trillanes, okay? Kasabwat ni Tamba Lisa at ni Cuting. Actually, kasabwat ng gobyerno. Pero bago natin simulan ito, ang ating expose sa inyo, noong 2018, noong nagpapakyut-kyut pa si Cuting, pakarinig lang natin to. Noong nagpapakyut-kyut siya kay Pangulong Duterte dahil nagbabakasakali siyang ma-appoint sa Department of Agriculture, talagang sinabi niya na napakaganda ng ginawa ni Pangulong Duterte na mag-withdraw sa ICC. So ito muna ang kanyang boses. Okay, 2018, ni Cuting. The news, less than an hour ago, that the President Duterte has withdrawn the Philippines from the ICC. This is of course in response to the way the ICC has taken a partisan position instead of actually trying to investigate and find out what are the facts around the drug war of President Duterte. They have already made a judgment and are coming to fish for, I suppose, things that they can show to prove that these are extrajudicial killings. And so it's not exactly a surprise, or it's not exactly something that was not expected.
And in fairness to the president, it's not that he has been saying that if you continue to behave in this unfair, non-objective, and partisan manner, I will withdraw the Philippines from the ICC. Mm-hmm. And they had continued, and now he has done exactly that. Kudos to him for standing up for the Philippines, because hindi naman siguro tama, kaya ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Mm-hmm. Hindi na siguro talaga tama yan. Di tama yan, di gawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo at hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin, at saka minamata tayo itong mga puti. It's hard enough to explain to some of these former imperialists that we are a sovereign nation, we are no longer a colony of any one of them, and that we are a mature sovereign nation with our with our own ways of doing things, and that is not for them to judge us because we do not judge them. Okay, di ba narinig niyo, that was 2018 na talagang sinasabi niya hindi dapat tayo panghimasukan ng ICC kasi may judgment na sila bago pa sila pumasok na lumabag sa human rights ang Pangulong Duterte. But mga palangga, it's the same thing na pinangako niya sa atin ni Cotin Jr. na ibabangon niya ang Pilipinas. So madali talaga siyang magsinungaling sa atin. It's the same thing na ipinangako niya na lilinisin niya ang electoral reform sa Pilipinas dahil siya ay dinaya ng Smartmatic. Diba? Meron din siyang dialogue dyan na ang Smartmatic ay ganito, nandyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng electronic machine, kundi magbenta ng dayaan. So tignan mo naman ang nangyari, diba? Kasabwat na nila ang Smartmatic. Pero hindi Smartmatic ang usapan natin ngayon, kundi ang ICC. Ngayon mga kabalangga, even nung July, dahil gusto nga ng mga kalahi ni Kuting, you know, nila nilisa ni Tambaloslos, mga kaalyado nilang mga kakaliwang grupo, dahil kaalyado na nila ngayon yan, ay talagang gustong papasukin ng ICC para nga imbestigahan ang si Pangulong Duterte at pati si Inday Sara ay idadamay nila. So sinabi ni Kuting nung July na sabi niya, we have no appeals pending, we have no more actions being taken. So sabi niya, that's it. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Okay, sabi niya, we're done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning. We will not cooperate with them in any way, shape, or form. O diba, akala mo galing-galingan, akala mo totoo. Pero abangan niyo mamaya ang ebidensyang ipapakita ko sa inyo na ginagawa nilang pasikreto. At baka hindi pa alam ni Inday Sara to. So dito sa vlog na ito, malalaman nyo na. At additional, sabi pa ni Kuting, we continue to defend the sovereignty of the Philippines, which is sinabi nyo na nga kanina dun sa video, and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. Sabi pa ni Kuting, they are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipinos. Why should it be investigated in The Hague? Okay? So sa madaling sabi mga palangga, ang mga drama ni Kuting noon at in the past few months, dahil gusto niya pang budulin ang taong bayan na may unit team, ay hindi niya papayagan na papasukin ang ICC. But I think nung first week ng December ay nagsalita si Solicitor General, okay, si Minado Guevara, na nasa mga kamay ni Kuting ng presidenting under Desaya, okay, first gentleman actually, nasa mga kamay ni Kuting kung papayagan niya o papapasukin niya ba na mag-imbestiga ang ICC. At sinabi din nila, okay, ni Remulla, nung una, hindi natin papapasukin, pero later on, sabi nila na they are welcome to come in the Philippines, pero dapat, ang sabi nila, as parang busy, ano lang, as a tourist or something, dapat hindi makikialam, chuchu, you know? Yun ang sabi nila dun sa kanilang mga kasinungalingan. Alright. Ano pang sinabi nung ni Remulla in the past?
Ang sabi ni Larry Mulya at ni Marcos Jr. Kuting na dapat hindi tayo panghimasukan ng ICC. Alright? Pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, right? Lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa na, nakapasok na po ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte kung papayagan ninyo, papayagan ng taong bayan, ang, inagdagaw lang yung ebidensya dito ha, kung papayagan ng taong bayan, ang ginawang pagtatraidor ni Marcos Jr. sa, okay, dito kay Inday Sara. Okay, tignan natin, tsaka kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ano yung ibig ko sabihin na ipapalapa si Inday? Alright? Buti na lang, mga kababayan, meron tayong puting ahas. Sabi ko sa inyo, hindi mapatatapos yung ating puting ahas. Dahil sa kahayupan ng gobyernong ito, pagtatraidor sa kanyang ka-unit team, okay? Na baka hindi pa alam ni Inday Sara dahil mainit-init po ito. Actually, this is date, kasi send lang sa atin. Pero bago mag-break, okay, ang sesyon ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga. Actually, nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Nasa Pilipinas na at meron din tayong puting ahas sa Department of Foreign Affairs at sinasabi sa atin, mga kababayan, na nandiyan na sa Pilipinas. Alright? So, nagkaroon pala ng coordination, okay, ng pagkikipagsabwatan ang ICC, you know, kung sila ba ay papayagan na makapasok nga dyan sa Pilipinas para mag-imbestika dun sa binibintang nila na di umanong EJK and drug violation, drug war violation na binibintang nila dun sa panahon ni Pangulong Duterte. So, syempre, dahil planado nga ni Tambaloslos, ni Lisa at si Kuting, magmaang-maangan lang yan, di ba, kunyari lang yan, planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaloslos. Actually, sinabi ko na to sa inyo eh, I think few weeks ago or last month ba, doon sa Operation Itutumba. Diba? Operation plan or operation itutumba na papapasukan ng ICC, ipapatumba ang SMNI. At ang SMNI nandiyan na, 'di ba? Nakita niyo naman. So, bilang pagtatraidor ng gobyerno ni Kuting, okay? Ipinasa, okay, ng DFA sa tanggapan ni Bongbong Remulla na hanggang ngayon hindi natin alam kung buhay pa. Diba? Yung challenge natin sa kanya na magpakita siya kung buhay pa ba siya kasi nga ayon din sa ating source, sa ating puting ahas, ay nakaratay siya sa banig na yon. So, but before siya nakaratay sa banig, mga palangga, si Bongbong Remulla, ang DOJ secretary ninyo, na Jotang Jenemes, ay from DFA, okay, from DFA, Department of Foreign Affairs, yung mga miyembro ng mga team ng ICC kung saan iimbestigahan na yung di umanong EJK na binabato kay Pangulong Duterte ay ifinorward kay Remulla. Hindi pa to nababalita sa media, only here sa ating channel. Kasi ito po ay galing sa ating puting ahas sa DFA at dyan sa binalahura na taga-Congress, okay, binalahura ng yaya ni Sandro na si Yeye Vivas. Okay? So, yun yung mga ano natin, mga pinanggalingan ng ating pasabog dito. So, ngayon, etong si Remulla, bago siya nakaratay, ay nagsabi siya na itong investigasyon ng ICC ay what? Urgent request o agaran, you know, agad-agad. Okay? Agaran, dapat bilisan nila, di ba? Na pahintulutan o i-allow itong mga taga-ICC para papasukin na nga, mga kababayan, at kasama na rin dyan ang Bureau of Immigration. Siyempre, nakasabwat para nga papasukin na nga itong mga taga-ICC. So, sino ang nagbigay ng pahintulot? Okay? Si Remulla, kasi sa utos ni
Lisa at ni Tambaluslos at si Kuting, wala namang magawa yan, di ba? Kasi well, although alam natin na under Desaya siya, di ba? At nang nadesisyon talaga si Lisa Smugs at si Tambaluslos magkasabot kasi gusto nila magstay in power. So kasabot din siyempre si Kuting dahil siya yung presidente. Diba? Siya ang umaakting na president pero ang nagpapatakbo ay ang demonitang si Lisa Smugs. Kaya ikaw, buha ka ng ina ka, ito na naman ang stick ko. Tatagos na naman yan sa kipa. Mabaya mo nang mag-discuss dyan si Nelson. Ito may abatak naman sir. Mas naniniwala ako sa kanya kaysa tayong dalawang mag-discuss dyan. Meron sa tingin mo? Baka tama po. At least tayo kung abatak na sasagot. Wala tayong kumpromis. Meron kasi mga latest na mga pahayag ngayon. Ano ha? Una, kinunan po ng ilang mga reaksyon sa isang ambush interview yata ang Pangulong Bongbong Marcos ukol dito sa resolusyon. Pero itong resolusyon ba ito po? Ngayon, bago po ba ito o dati na po itong resolusyon na inihain po ng parang dalawa o tatlong congressman po? Yung isang resolution tungkol parang October pa yun eh. Ah, last October pa? Okay. Oo, tapos biglang yung kay Congressman Abante mukhang bago-bago ng konti. Opo. Pagkatapos yung biglaan na parang isinama yung kay Kong Edsel Lagman. Ah, yung sa party naman ng Bicol. Oh, hindi nga ako naka-attend dyan kasi wala namang notice eh. Nagtaka ako. Bakit sabi kong gano'n sa staff ko? Teka muna. Ba't ngayon mo lang sinasabi? Karaniwan naman eh. Dalawang araw eh. Alam na natin yung... Kagabi lang po... Eh, sinabit sa email, kaya hindi ko po masyadong napansin. Ayun. Gabi na, kaya ngayong umaga. Eh, ang dami nating mga aktibidad, kaya nalampasan ko ngayon yun sapagat hindi nakasulat sa aking planner. Eh. Oho. Bakit na naman nangyari? Doon mo sa panukala ni itong pinaka-latest nga po kay Kong Benny Abante, eh, parang hinihikayat po niya ang mga ahensya ng pamahalaan para makipagtulungan po sa isasagawang investigasyon na raw at papasukin ang ICC prosecutors dito sa ating bansa para once and for all ay maliwanagan itong mga usaping ito, Kong at Nelson. Ano ha? Bakit? Kung hindi ba natin papapasukin, hindi natin hindi magliliwanag sa atin? Ibig ba sabihin sila lang ang makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa isyong yan? Ayun, tama po yung punto. Anong katwiran nun? Yun din po ang mabuti sinasabi. Mabuti na lang, wala ako dun. Yun din ang sinasabi ng iba. Bakit? Sila lang ba? Kumo sila ba yung mga international o mga banyaga eh? Uh-huh. Sila makapagbibigay ng linaw? Bigyan natin ng perspektiba yan. Mm. Kasi ang pagkakaalam ko, si Pangulong Bongbong, nauna nang nagsabi. Ayan, tama po. Kung natatandaan ko, sa palagay ko naman na... May mga tala tayo dyan sa, lalo na yung mga staff natin dito, nagtatala ng mga binabanggit ng Pangulo, yung mahalaga. Halimbawa, sinabi niya, we are done with ICC. Di ba sabi niya? Opo, totoo po yan. Oho. Any probe that will be conducted by ICC is an intrusion into our national... into our internal affairs. Parang gano'n sinabi niya. Opo, tama or po. Or it's even a threat to our sovereignty. Mm. Yes. Teka muna, paano yun? Naano na ba yun? Nawala na ba? Ibig sabihin, nag-iba na ba yun? Well, palagay ko matibay ang pasya ng Pangulo doon. Hindi pa nababago yata yun. Kanina, Kong, aywan ko lang, ito, analysis ng ating mga kababayan. Nauna kasi, Jen. Kaya parang biglang nagkaroon, di ba kahapon sabi na, parang nagkakaroon na ng laman. Oo nga. Dito sa naturang posisyon. Dahil... Kayo naman eh, puro kayong mga intrigero eh. Lamat naman yan eh. Unit team tayo eh. Ayun nga, Kong. Dahil mismo si Vice President Sara Duterte nagsabi, may nauna ng posisyon dito ang gobyerno. Sa Pangulong BBM, igalang nyo naman. Ayun na nga. Kaya lang, ang sumunod na nagsalita ay si DOJ Secretary Boying Rebulya. Boying. Na dati-dati ay matigas din ang paninindigan. Siga yan. Ay, hindi po pwedeng pumasok dito yan. Siga ng Cavite. Ngayon ay DOJ Secretary yan. Umiira lang ang justice system sa Pilipinas. Ako ang kalihim ng justice. Katarungan. Nagawar ng katarungan. Tama. Pumasok sila doon, parang wala naman akong... Parang hindi akong kalihim. Mm. Pero kahapon, isang araw, ang sabi niya, tatanungin ko muna ang Malacanang. Tatanungin ko muna ang Malacanang kung ano reaksyon ukol sa resolusyon na yan ng Kamara ng Representante. At nung nagsalita na ang Pangulo, ay doon natin naintindihan, baka meron nga merong
baka merong mga maging pagbabago dyan. Ano ba sabi ng Pangulo? Well, kanina ito ko at Nelson sa isa pong pakikipagpanayam sa Pangulong Bongbong Marcos, ay ayon po sa Ngulo, sa Pangulo, ito po, in toto, yung papasay ko. Verbatim. Opo. There is also a question. Should we return under the fold of the ICC? So that's again, under study. Ayun. Yan, ano ha? So, we'll just keep looking at it and see what our options are. Yon ang sinasabi. So ngayon, naging understudy na yung pagbalik sa ICC. Well, yun naman daw ay parang may tinatanong lang at may mga nagsasabi daw na bumalik tayo sa pagiging miyembro ng Rome Statute. Eh dahil nga sa umalis na tayo dyan. Pero hindi magkadugtong yung dalawa na yan dyan. Itong, okay. ang sinasabi natin kanina, ang sabi ni Pangulong Marcos, any probe, anumang pagsisiyasat, sabi niya, conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters. Yeah. Uh-huh. Panghihimasok. Opo. And a threat to our sovereignty. Yeah. Opo, mabuti, natatandang ko eh. Sabi niya, we are done talking with the ICC. Opo, tapos na. Di ba? Like what we have been saying from the beginning. Opo. We will not cooperate with them in any way, in any form, and in any shape. Mm-hmm. Matibay ito eh, categorical ito eh. Opo. Ngayon, yung sinasabi mo na siguro merong nagano, Mr. President, baka sakaling pag-aralan po natin kung babalik. That's another. Ayon, pero hanggang mukhang hindi pa pinag-aaralan o ano man ang direksyon ng pag-aaral na yon at kung sino man yung nagmumungkahi na yon, habang wala pa tayo doon, ito yung matatag na pangungusap ng Pangulo. Okay. Di ba? Opo. We're done talking with the ICC. Mm-hmm. Yun ang aking pagkakaalam dyan. Totoo po. At ngayon, kung ikaw ay naniniwala na, alam mo naman sa ating setup ng politika, opo, ang mababang kapulungan dyan, opo, dahil, alam mo, pagka ang speaker ay kaalyado ng Pangulo, oho, di ba? Eh, lahat ng mga patakaran at pagpapasya ng Pangulo, mm-mm, ang nagbibigay ng kaukulang pagpapatibay dyan ay yung House of Representatives. Ay, tama po naman, diba? Tong. Opo, oo. Wala naman sigurong duda, mm-mm, na ang ating Pangulo at ang aming Speaker ay magkamag-anak na pinsang buo yan talaga po. Ito. Ito po, oo, oo. So, eh, ngayon, paano mangyayari na, paano maghahain kayo ng resolusyon? Mm-mm. Hindi ba ninyo inaalintana yung naunang kategorikal na na pasya ng Pangulo? Kung halimbawa yun, nabago na, ibang usapan na yun. Pero hindi ako naniniwalang nabago na yun, Nelson. Mm-hmm. Mukhang nananatili pa rin. Totoo yan man, Kong, yan. At saka, yan din po laging kinukong. Yun ang una muna nating bigyan ng matinding at malalim na konsiderasyon. Diba? Pagkatapos, saka na natin pag-usapan, talaga bang merong jurisdiction ang ICC? Di ba? Opo. Yan, lalong malalim na ano yan. Lalong malalim na usapin yan. Oho. Kasi kung ang pag-uusapan ay yung mismong statute din, eh, kahit napapano naman eh, mm-mm, eh, binabasa-basa rin naman natin yung statute na yan, yung Rome statute na yan. Sa aking pagtansya, mali na papasukan tayo ng ICC dyan. Ganun po. Iba yung, kailangan may distinction dito eh. Yung existing jurisdiction at saka yung exercise of jurisdiction. Mm-hmm. Eh, maalala mo na kailan ba tayo kumalas sa ICC, Jen? 2019 po. Ayon sa avatar ni Nelson, 2019. Ngayon, ito namang prosecutor, ito yung OTP. Opo. Ano ba yung OTP? Ito yung Office of the Prosecutor. Mm-hmm. Dalawa yan eh. Isang babaeng galing sa Africa. Opo. Diba? At saka isang lalaki, hindi, nauna yung ano. Nauna yung lalaki ata ko. Hindi, nauna yung babae. Ah, oo nga pala, napagkamalang kong lalaki. Napagkamalang mo lang lalaki, pero babae yun. Opo. Yun ang dapat na niligawan ni Saito. hindi si, ano ba yun? Si Ayla. Ayla, okay.
Ganito yan. Kumalas tayo 2019. Opo, March 17, 2019. O, 2019. Mm. Naging effective after one year, tama? Yes po. Uh-huh. Kasi yung ang proseso lang, magpapile ka lang ng notice sa Secretary General ng United Nations. Yun ang requirement eh. Mm. Ipaalam mo na kami po ay buong galang na kumakalas na po sa Rome Statute. Uh-huh. Kami po ay tumitiwalag na po sa pagiging state party. Oo. Dito po sa Rome Statute. Yun ang patakaran eh. Yes po. Mm. Ngayon, sang-ayon din sa alituntunin yung Rome Statute na yan, pagkatapos mong mag-file sa araw na ito, opo, maghain niya ng kanyang, oo, ipapil mo. Magkakaroon ng visa yung application mo of withdrawal pagkatapos ng isang taon. Taon. Tama po, oo. Ngayon, hindi ka ba nagtataka na yung Patu Bensouda, yung taga-Africa na naon ng prosecutor. Yung babae, si Patu. Tama. Oo. Nag-file siya ng permiso okay to investigate. 2 taon bago pagkatapos na maging effective yung ano. So naging effective yung 2020. Mm. Yan, isang taon ng plaso eh, di ba? Yes po. Oh. 2021 si Patu Bensouda nagfile ng permiso okay to investigate. Oo. Pagkatapos yung permiso na yan ay tinangka nating harangin kaya tumagal ng konti hanggang sa later on pinayagan na rin. Pero 2 taon at kalahati ang lumampas opo pagkatapos na magkaroon ng visa yung pagkalas natin. Yan ang problema. So technically, dapat po, wala na silang pakialam. Wala na. Alam mo kasi, medyo technical ito dyan, pero opo, alam mo, sa ilalim ng sistema ng ICC, International Court of Justice ito dyan. Opo, opo. Hindi ito yung The Hague na Permanent Court of Arbitration. Permanent Court ng Arbitration na pinag-uusapan naman doon, karagatan. Yes po, oo. Na kung saan ang mga sardinas ay may kinalaman. Oo, dito oo naman, ICC. Opo. Criminal Court. International Court, ICC ito. Ano ba? Uh-huh. Tao naman ang pinag-uusapan dito, hindi isda dyan. Opo, yung mga leader. Mm-hmm. Ngayon, ang dapat na ginawa nila dyan, dapat sana nag-file sila ng aplikasyon na mag-imbestiga habang hindi pa nagkaroon ng visa yung pagkaka-withdraw natin. Oho, oho. Kaya magkakaroon sila ng problema pag pinagsama-sama mo yung magsisimula ka sa Article 12, Article 13, hanggang sa makarating ka sa Article 15, at saka mo pagsasama-samahin yan, isasama mo yung Article 172, magkakaroon sila ng problema doon sa tinatawag na temporal jurisdiction. Ayun, oho. Uh-huh. Masalimot, ngunit kapag, halimbawa, tinangka ng mga kasamahan ko na talagang ipinilit. Siguro, gusto ko rin malinawan kung ano pinagbabasihan nila para makita natin kung talagang meron silang katwiran. Oho. Sa aking palagay, wala nang jurisdiction ng ICC. Oho. Kasi doon sa punto nila ko, ito, naninindigan daw po yung ICC na sa kupan nila ang kanila kapangyarihan ng pag-iimbestiga sa Manoy Krimen na nangyari sa Pilipinas dahil daw po sa naturang drug war habang ito ay state party pa rin ng Rome Statute mula daw po November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ipinupunto nga po nila doon sa resolusyon sa kabila ng pagtiwalag ng Pilipinas mula po sa Rome Statute, ang jurisdiction ng ICC ay pinagtibay mismo ng Korte Suprema nang ibaba nito ang desisyon kung saan nakasaad na nananatili ang jurisdiction ng ICC sa lahat ng aktibidad na ginawa ng tinaguriang government actors hanggang March 17, 2019. Kong. Mababaw na pangangatwiran dyan eh. Mm-hmm. Kung sino man ang gumawa niyang katwiran na yan. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung aplikasyon mo para ikaw ay makapag-imbestiga. Ayun. Dapat yun ay i-final mo habang hindi pa nagkabisa yung withdrawal ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya nga, tingnan mo, doon sa mga statute na yan, makikita mo yung pagbalanse. Opo. Hindi pinapayagan na basta-basta na lang makapag-withdraw ang isang bansa, ang isang state party. Opo. Katulad ng ginawa natin, bago magkaroon ng visa ang aplikasyon mo, isang taon ang ngihintayin mo. Mm-hmm. Anong ibig sabihin yan? May pagbabalansing ginagawa yung
yung tribunal din. Mm-hmm. Kasi ang isang state party na mayroong kasalanan talaga, limbawa may ginawang paglabag, mga opo, impunities na yan, hindi ka basta-basta makaiiwas sa pananagutan mo ng dahil sa nag-withdraw ka lang. Ayun. Oh. Ngayon, hindi naman pinapayagan na nag-withdraw na nga yung state party, uusigin mo pa rin. Mm-hmm. Para bang ang nangyari, diba eh, mas magaling ka pa sa kanyang sariling soberenya. Eh, nagsasariling bansa ito. Oho. So, nasaan yung pagbabalansi dito? Mm-hmm. Kaya nga merong palugit eh. Yung 1 year. Dapat isang yung taon. 1 year na yon. Mm-hmm.